Let us welcome Mr. Michael De Los Reyes. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Slight correction lang po, apat po yung anak ko. Baka kasi magtampo yung kung sino man pag sinabing kulang ng isa, no? So, unang-una po ako'y nalulugod na makarating dito sa unang pagkakataon sa Horoan, Tiwi Albay, sa Dambana ng ating mahal na Nuestra Señora de Salvacion. Ngayon, nais kong magsimula sa isang kwento batay dun sa sinabi kanina ni Father Lindon. Diba sabi niya kanina, minsan yung mga deboto ng mahal na birhen nag-aaway, nagkukumpetensya, no? Ako ay para sa ganitong pamagat ng mahal na birhen, ako naman ay para dito sa isa. Narinig niyo na po ba yung kwento na mayroon daw away ang mga Jesuita, Jesuits, at mga Dominico o Dominicans? Hindi po UAAP yung sinasabi ko. Bagamat yun yung alam na away ngayon, no, doon sila nagko-kompetisyon. Yung nabanggit po kanina, may isinulat ako mga aklat tungkol sa imahe ng mahal na birhen. Ang isang aklat na isinulat ko po ay yung Morena Graciosa, ang pamimintuho sa mahal na birhen ng Antipolo, na sa aking pagkakaalam, dadalaw dito yung replika sa kapistahan ng Nuestra Señora de Salvacion. No? Nung isinusulat ko yon, nakita ko yung isang isinulat ng isang foreign author, si Josephine Craig, doon sa aklat niyang Farthest Westing. Si Josephine Craig ay nagpunta dito sa Pilipinas ng ilang beses, at doon sa aklat, sinabi niya, "If you would like to describe the Spanish rule in the Philippines, it can be described by the competition between two rival images." Dalawang magkaribal na imahen. What are the two images? That of the Our Lady of the Rosary of the Dominicans. At nung panahong iyon, ang imaheng tinutukoy ang Nuestra Señora del Santo Rosario de la Naval de Manila, na ngayon ay nasa Santo Domingo Church sa Quezon City, and the image of the Immaculate Conception represented by the Virgin of Antipolo as promoted by the Jesuits. So ano po yung away? Ano yung rivalry between these two images? Who should be the patroness of the Philippines? The Our Lady of the Rosary or the Our Lady of the Immaculate Conception as represented by the Virgin of Antipolo? Ang tanong, dalawang babae po bang magkaiba ang pinag-uusapan natin? Hindi. Susunod na tanong, sino ngayon ang patroness of the Philippines? Immaculate Conception. Pangatlong tanong, sino nanalo? Sabihin natin, Jesuit Dot, tama po, ang panalo ay si Mama Mary. Kasi kahit sino ang piliin, si Mama Mary pa rin yon. Sana dito sa Bicol, walang ganong rivalry, si Peña Francia at si Salvacion. Dahil iisang babae lang naman. Ako po'y taga-Kainta, no? Una ko pong nakilala si Father Joseph through Facebook and Messenger, at dahil dito sa aklat na na-publish noong 2015, yung Ati de Primo Convegno Internationale, it's a first international congress on the Madre Santisima de Lume. At ako po ay merong ikinontribute ni article dito tungkol sa pamimintuho sa Our Lady of Light sa aming parokya sa Kainta, at kung saan iniugnay ko din yung iba pang mga kaugnay na imahen ng Our Lady of Light. At kung di ako nagkamali na... Next slide.
Balik po tayo dun sa unang slide. Next slide po. Ayan. Isang historical moment ang nangyari noong December 3, 2022. Nagtagpo ang dalawang larawan. Ang painting ng aming mahal na patrona, Our Lady of Light, Ina ng Kaliwanagan, at ang original image ng Nuestra Señora de Salvacion. Ito yung bago siya sumama dun sa Intramuros Grand Marian Procession. Tuwang-tuwa po ako na ngayon naman from Cainta to Horoan, natutuwa akong madalaw naman si Ina sa kanyang dambana dito sa Horoan. So, next slide po. So, ngayon tingnan po natin yung debosyon. Itong magkakaugnay na debosyon sa Nuestra Señora de la Luz or Lumen at Nuestra Señora de Salvacion sa Pilipinas. Dahil kung titingnan po natin, yung pamimintuho ninyo kay Ina bilang Nuestra Señora de Salvacion ay may mga kaugnay na pamimintuho sa labas ng Horoan. Meron ding imahe na tinatawag na Birhen sa Kasilak. That if translated, it means Our Lady of Light. And then, syempre, yung inyong mahal na patrona, Nuestra Señora de Salvacion. Next slide. Sa isang parokya sa Binyan, Laguna, merong parokya ni San Antonio de Padua na kung saan meron ding larawan ng Our Lady of Light o Nuestra Señora de la Lumen na itinuturing nilang secondary patron. So, ginamit yung pamagat na salvasyon. Minsan din po, mahalaga sigurong pansinin natin na kapag painting, yun yung tinatawag na Nuestra Señora de la Luz o Nuestra Señora de la Lumen. At kapag imahen, dahil imahen si Nuestra Señora de Salvacion, tinatawag nila yung imahen na Nuestra Señora de Salvacion. Next slide. Sa isang barangay, Barangay Desamparado sa Iloilo City, merong kapilya na mayroong relyebe ng Nuestra Señora de la Luz de los Desamparados. So medyo kakaiba po yung title dahil pinagsama niya yung dalawang pamagat ng Mahal na Birhen ng Kaliwanagan, at walang mag-ampon. So yun po yung ibig sabihin ng Desamparados. Isa po siyang barangay chapel. So ngayon tingnan po natin saan ba nanggaling ang debosyon sa Nuestra Señora de la Lumen na pwede nating iugnay sa Nuestra Señora de Salvacion. Next slide. Click po ng isa. Noong 1700s, mayroong isang Heswitang pari sa Palermo, Sicily na nagnanais na magkaroon ng natatanging larawan, special painting ng Mahal na Birhen na pwede niyang dalhin sa pagmimisyon. Marami sa mga misyonero po ang naging estilo nila ng pangangaral. Meron silang visual aid at usually yun ay larawan ng Mahal na Birhen. At gusto niya, ito ay kakaiba, no? Hindi yung karaniwang nakikita. Kaya hiningi niya yung tulong nung isang madasaling babae na pinagpapakitaan daw ng Mahal na Birhen. At nagpakita ang Mahal na Birhen noong November 21, 1722. So yung painter, dahil wala siyang instruction na malinaw, yung naging unang painting hindi naaayon dun sa pangitain. Kaya't hindi ito binasbasan ng Mahal na Birhen. Dahil sa pagnanais ni Father Genovesi na magkaroon talaga ng larawan, hiniling niya dun sa babae, sabihin mo sa Mahal na Birhen, baka pwedeng magpakita muli. At pinagkaloob ng Mahal na Birhen na magpakita siyang muli, at ang sabi niya sa babae, magpapakita ako sa iyo sa studio na kakakita kay Mama Mary. Next slide. Kaya ang kinahinat ng larawan ay naging ayon sa pangitain.
at binasbasan ito ng mahal na birhen. At ibinili niya sa babae, nais kong tawagin ninyo akong Maria Madre Santisima de Lume. Maria, kabanal-banalang ina ng kaliwanagan. Sabi sa kasaysayan, yung painter, ninais niyang iguhit uli yung kanyang unang pinta pero hindi niya magaya. Hindi kasing ganda nung una niyang ginawa. Bakit? Kasi yung unang gawa niya, nag-aaway ang Pilipino at Amerikano at dahil sa pambobomba ng mga Amerikano, nasunog ang simbahan ng Kainta. Kaya't nung 1950, medyo may katagalan, nagpapinta, pakiklik po, ng isang bagong larawan kay Fernando Amorsolo, na isa ng national artist ngayon. Next slide po. Kung titingnan po natin, ano, at ito'y tinanong ko doon sa isa sa mga anak ni Amorsolo, si Tita Silvia, sabi ko, saan kaya kinopya nung father mo yung painting ng damit? Pero makita nyo po, no, parehong pareho, pero may iniba si Amorsolo. At mamaya, tutukuyin natin yung iba pang pagkakaibang ginawa ni Amorsolo na magiging basihan ng katekesis natin para maunawaan ang paglalarawan sa ikonografiya ng Nuestra Señora de la Lumen at maging ang Nuestra Señora de Salvacion. Meron itong mensaheng ipinapaabot sa atin. Next slide. Sa aking pagsasaliksik, dahil may lumang unang Tagalog na nobena ang Ina ng Kaliwanagan, parang naisip ko na siguro ito yung binasa ni Amorsolo bukod dun sa estampita para maging batayan ng kanyang pagpipinta. No? At napakasigasig ni Amorsolo para basahin yung history ng larawan ng Ina ng Kaliwanagan. Next slide po. Ayan, mas kitang-kita nyo ngayon yung mukha ng mahal na birhen na Filipinang Filipina at yung Ninyo Jesus naman ay Filipinong Pilipino. So ipinakita niya doon yung kanyang makalangit na kaligayahan at galak. No? Next slide po. At ang Ninyo Jesus, gayon din, no? Ang kanyang pagkakalarawan ay isang sanggol at ito ay tigib ng saya at katuwaan. At sana ito din yung mabanaag natin sa larawan ng mukha ng Nuestra Señora de Salvacion at ng kanyang Ninyo. Next slide. Na noong ika-apat na konsilyo probinsyal sa Mexico, pinagtalunan yung paglalarawan sa Birhen. Ang sabi ng mga obispo, mali yung painting dahil ipinapakita doon na si Maria ang nagliligtas. Dahil yung tao daw ay hinuhugot niya mula sa bunganga ng impyerno. Ayon sa kwento, bagamat hindi ito natala doon sa minutes ng Provincial Council, ba? So pwede mong sabihin, hawak lang niya. At pagkatapos daw noon, natahimik. Pero yung mga obispo na galit sa Jesuita, ginamit iyong kontrobersya na iyon sa painting para sabihin ko, pinalitan yung tao ng puso. Wala na rin yung demonyo. Next slide po. At dito, yung anghel na nagpuputong ng korona at yung taong hawak. Ano na ang hawak ng birhen? Setro. Kaya ang tawag din po sa imahen yan ay Nuestra Señora de la Cetro, del Cetro. So yun po yung masasabi nating naging effect
doon sa the Filipino Marian Piety, meron po siyang article about the Nuestra Señora de Salvacion and the Madre Santisima del Lume. At ang sabi niya doon, the Franciscans, fresh from defending the Marian title in Mexico, and who rata, no? Sila'y sumasalakay sa iba't ibang lugar, at dito po sa Bicol, hindi lang dito sa inyong bahagi, no? Maging sa Paracale. Ngunit ano yung pwede nating matutunan kung pagninilayan natin yung taong hawak ng mahal na Birhen? Una, siya ay larawan ng taong nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Sa lahat ng painting at maging doon sa imahe ni Nuestra Señora de Salvacion, yung tao ay halos mahubaran na ng damit. At ang kahubaran ng damit ay isang larawan ng matinding pangangailangan. Ang pangangailangan ng tao na mailigtas. Tinawag mula sa kadiliman tungo sa kahangahangang kaliwanagan ng Diyos. Yan ang waring paanyaya dun sa taong hinahawakan ng Birhen. Siya'y gustong ilapit ng mahal na Birhen sa kanyang anak. Ang kaligtasan ng tao ay nakasalalay sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ang kagandahang loob ng Diyos. At ito rin ay paalaala sa atin, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Yung taong nabubuhay sa kasalanan at namatay sa kasalanan ay inaanyayahang gumising at bumangon muli. Yun po yung mensahe sa atin nung hinahawakang tao ng mahal na Birhen. Next slide. Tayo ay umaasa na dadamitan tayo ng bagong pagkatao kay Kristo. Lahat po tayo, yung naririto siguro ay nag-anak na sa binyag. Sino po ang nagninong na o nagninang sa binyag? Taas ang kamay. Halos lahat. Minsan nga, kahit ganyan palang kaliit yung bata, ninong na o ninang na, no? Nung nag-anak kay sa binyag, anong kulay nung damit pambinyag nung bata? Puti ba? Meron po. Wala bang nagsuot ng baby pink? Meron. Pag? Babae. Pag lalaki? Baby blue. Pero alam nyo, ang tamang damit ay puti. Dahil, sabi nga no, ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, ang buhay ni mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit. Yun po yung simbolo ng damit pambinyag. Kaya puti, walang babae, walang lalaki. Walang mayaman, walang mahirap. Walang Panginoon, walang alipin. Lahat ay pantay-pantay kay Kristo. Kaya yung mga magpapabinyag po dito sa susunod, tiyakin ninyo, puti lamang ang damit na isusuot. Actually, pati yung kandila. Di ba pati yung kandila may kulay, ano? O kung hindi man kulay, may ribbon. Dapat puti lang. Kasi lahat tayo pantay-pantay kay Kristo. Next slide. Pero ang pinakamagandang mensahe ng paghawak ng mahal na Birhen dun sa tao na lalamunin ng demonyo, pinapaalala nito na si Maria ang matapat nating kaagapay sa paglalakbay patungo kay Jesus. Sabi nga ni San Bernardo ng Clarabal, hanggat hawak ni Maria ang iyong kamay, hindi ka mahuhulog. Ang mahal na Birhen, hindi tayo bibitawan. Ang hamon sa atin, huwag tayong bumitaw sa mahal na Birhen. Kapag hawak niya tayo, hindi tayo mahuhulog.
Kaya napakaganda po ng mensahe nung taong hawak-hawak ni Nuestra Señora de Salvacion. Ito'y larawan ng bawat isa sa atin na nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos na idinudulot sa atin ng mahal na Birhen. Dahil siya ang ina ng tagapagligtas. Maliwanag po? Amen po? Next slide. Ito po yung matandang painting na nakadambana sa Guanajuato, Mexico. Pakiklik po. Sunod-sunod lang po. Ayan. Pansinin po natin yung painting ni Amor Solo at yung painting sa Mexico, yung corona. Yung corona na ipinuputong ng dalawang serafin, dahil yan yung ayon sa pangitain, ano? Na may dalawang serafin ay nung babae, dun sa pangitain, ang ipinuputong na corona sa mahal na Birhen ay triplicada diadema. Tatlong susong o patong na corona. Ano ang kahulugan nun para sa atin? Sa ating pananampalatayang Kristiyano, kapag number 3 ang pinag-uusapan, ang unang sumasagi sa ating isipan ay ang paniniwala natin sa tatlong persona sa iisang Diyos. Sa panalangin araw-araw sa Nuestra Señora de la Lumen sa Novena, binanggit doon, si Maria ay ginigiliw na anak ng Ama, tunay na ina ng ikalawang persona at esposa ng Espiritu Santo. Itinuro naman sa Lumen Gentium, ang saligang batas tungkol sa simbahan ng Vatican II, pinagkalooban si Maria ng mataas na katungkulan at karangalan bilang ina ng anak ng Diyos. Sa makatwid, siya rin ay mahal na anak na babae ng Ama at ang templo ng Espiritu Santo. Ang ipinahihiwatig sa atin ng triplicada diadema ay ito, ang tunay na korona ng mahal na Birhen ay ang kanyang pag-ibig sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Siya ang halimbawa ng matapat na pakikipag-ugnayan at pagsunod sa kalooban ng Ama nung sumagot siya ng oo sa anghel nung Annunciation. Binigyang buhay niya si Jesus, una sa kanyang puso. Sabi nga ni San Agustin yata ang nagsabi noon, no? Ipinaglihi ni Maria una si Jesus sa kanyang puso nung sumagot siya sa anghel ng oo at pagkatapos ipinaglihi niya sa kanyang sinapupunan. At pagkatapos noon, binigyang buhay niya nung isinilang. At paano nangyari yon? Nilukuban siya ng Espiritu Santo. Kaya siya ay esposa ng Espiritu Santo. Ano ang mensahe para sa bawat isa sa atin? Ang tunay na korona ng bawat Kristiyano ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama, pagbibigay buhay kay Kristo sa ating salita at gawa, at paggalang sa ating katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Amen! So sana po na-appreciate natin lalo yung iconography ng Madre Santisima de Lume at ng Nuestra Señora de Salvacion. Ayon sa pangitain, isang anghel ang nakaluhod na may dalang buslo o basket o dun sa Tagalog nobina ng ina ng kaliwanagan, bakol-bakolan. No? Dito sa Bicol, ano tawag sa basket? Basket. Sa Tagalog kasi yung bakol, minsan pag sinabi mong isang bakol lang muka, dito ba ginagamit niyo yun? Ibig sabihin nakasimangot, no? Pero ito, bakol-bakolan, no? So ibig sabihin, maliit na basket. Ang isang reflection dyan, yung basket ay yari sa Sulihiya.
yung wini-weave, no? Dito sa Bicol, may mga gumagawa ng basket, di ba? So, wini-weave yun, ano? So, isang bakol-bakolan ang sisidlan ng mga puso. Isang hamak na buslo o basket. Ang basket, halimbawa, yung mga namamalengke o yung nag-umaani sa bukid, lalagyan lang ng laman yung basket pag namamalengke. Kaya lang ngayon, wala na naman namamalengke gamit yung basket, ano? Eco bag nadala, no? Parang eco bag din, di ba? Yung hamak na eco bag, lalagyan mo ng pinamili mo, tapos pagkatapos mong gamitin, itatabi mo, gagamitin mo uli kapag namili ka hanggang sa maluma, no? Ganon din yung basket na ginagamit natin, naluluma habang ginagamit. So, ito'y isang hamak na basket. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng kababaang loob sa harap ng Diyos. Sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. At pinapaalala din nito sa atin, si Jesus ang may-ari ng anihin. Kasi yung mga puso, parang inaani ng anghel sa lupa. Ngayon, ano yung pagninilay pa natin dito? Next slide po. Ayan. Ito pa yung gusto kong pansinin natin dun sa painting ni Amor Solo. Tingnan niyo po yung painting uli na galing sa Mexico. Dalawang mapupulang puso ang hawak nung Ninyo Jesus. Kasi ayon dun sa pangitain, yung Ninyo Jesus kumukuha ng puso dun sa basket, ididikit sa kanyang dibdib, at kapag nag-apoy na, ibabalik na sa basket. Kukuha uli, pag nag-apoy, ibabalik sa basket. Yung painting ni Amor Solo, ang maliwanag lamang, yung pusong nag-aapoy na hawak sa kaliwang kamay ng Ninyo Jesus. Alam niyo po, magmula nung ipinaint ito ni Amor Solo noong 1950, hindi ito nalinis. So, na-expose siya sa alikabok, sa dumi, no? At halos nangitim na yung painting. Until 2007, ipinalinis yung painting for artistic conservation. At nung nalapitan ko po yung bagong linis na painting, pansinin po ninyo yung kamay, kanang kamay ng Ninyo Jesus. Parang may hawak din siya. Pero hindi siya mapula. Ito ay kulay flesh. Kulay pandesal. Kung mamarapati natin. At nung nilapitan ko yon, mayroong guhit-guhit na parang ugat na kulay green. Napag-isip-isip ko, ang galing ni Amor Solo. Gusto niyang ipakita dun sa painting, bagamat hindi masyadong halata, yung ginagawa ng Ninyo Jesus. Kukuha siya ng isang malamig na puso, patay na puso, kaya flesh, hindi mapula, at ididikit sa kanyang puso. At pagkatapos nun, yung puso mamumula at magliliyab sa pagmamahal. Tayo pong naririto siguro, dumating din minsan sa buhay natin na nanlamig tayo sa ating pananampalataya. Tama po ba? Kasi kung hindi kayo nanlamig, eh dapat bigyan na kayo ng award. Pro Ecclesia et Pontifice Award mula sa Santo Papa. Kasi bahagi ng buhay Kristiyano ang minsan nanlalamig. Kasi kung meron kang kaugnayan, meron kang relationship sa isang tao, hindi ho ba normal din yung magtampuhan? So kung may relasyon ka sa Diyos, pwede ka ring magtampo. At kailan ka nagtatampo? Kapag minsan dumating ang isang dagok sa iyong buhay
na hindi mo inaasahan. Lalo na kung ikaw ay nagsisilbi sa shrine ng Horoan magmula nung itinayo. Kaya nga ikaw na yung may-ari ng isang haligi ng simbahan. Kasi ikaw ay haligi ng parokya. Tapos, biglang dadating yung isang dagok. Halimbawa, bigla kang na-diagnose stage 4 cancer. Di ba minsan ang reaction nung ganun? Susumbatan ng Diyos. Sasabihin, matapos ng buong buhay kong paglilingkod sa iyo, bibigyan mo ako ng ganitong dagok. Alalahanin natin yung panganay na anak ng alibughang anak. Naalala niyo po ba nung umuwi na yung bunsong kapatid niya at narinig niyang meron palang sayawan at tugtugan at handaan dun sa kanilang bahay, ayaw niyang pumasok. Nagalit siya sa kanyang ama. At nung lumabas yung kanyang ama, para siya'y suyuin na pumasok at gampanan ang kanyang tungkulin bilang panganay na anak, ano ang sagot niya sa kanyang anak, sa kanyang ama? Buong buhay ko, ibinigay ko sa inyo, pero ni isang bisirong kambing hindi niyo ako binigyan para pagsaluhan ng aming mga magkakaibigan. Ngunit itong alibughamong anak na lumustay sa iyong ari-arian sa masamang babae, nang bumalik, ipinapatay mo pa ang pinatabang guya. Dito ho ba nagpapataba kayo ng baboy bago magpabinyag? Minsan, ano? At minsan, hindi pa nga mabinyagan yung bata kasi maliit pa yung baboy. Sino ba bibinyagan, yung baboy o yung bata? No? Ewan ko kung may nagpapatumba rin ng baka dito kapag may binyaga, no? So yun yung hinadakit ng panganay na lalaki. Buong buhay ko, binigay ko sa'yo. Kambing lang ang hinihingi niya, yung bisiro, yung batang kambing. Yun ang kanyang hinanakit sa ama. Pero ano ang sagot ng ama? Anak, ang lahat ng akin ay iyo. Sinasabi ng ama, ang lahat ng pinaghihirapan mo, kanino ba mapupunta? Sino ba ang magmamana? Hindi yung panganay. Siguro po para maunawaan lang natin, ano ba yung talaga ipinaghihimutok ng panganay? Kasi po sa mga Hudyo, ang panganay na anak na lalaki ay may karapatan sa 2/3 ng ari-arian ng kanyang ama. So, dalawa silang magkapatid. Nung hiningi ng bunsong kapatid yung mana niya, ilang bahagi iyon? 1/3. So, nakuha na niya yung kanyang mana. So, 2/3 ngayon, kay panganay na yon. So, siguro nung bumalik yung anak, yung bunso, at ipinanumbalik nung ama yung kanyang dignidad bilang anak, baka ang nasa isip ng panganay, nakuha mo na yung 1/3 mo, may 1/3 ka na naman ba uli? Diba, no? It makes sense, no? Kung kayo lumagay dun sa panganay, at kayo magmamana ng 2/3, baka demandahan na yan. Ang tanong, meron bang ipamamana sa inyo? Kayo na may mga anak, no? Baka mamaya, wala pa kayong will and testament, baka pag-awayan. Ano ba ipamamana nyo? Yung pustisong may gintong ngipin. Yun minsan yung dahilan kung ba tayo nanlalamig. Next slide. Pero ano yung pinapaalala sa atin ng ginagawa ng ninyo Jesus? Ayon sa pangitain, dampot lang siya ng dampot ng puso. Hindi niya tinitingnan kung kaninong puso. Pinapaalala nito na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Magtampo man tayo, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Magtampo man tayo, ang Diyos ang unang lalapit.
para pagningasin muli ang ating pag-ibig sa Kanya. At pwede itong mangyari sa tulong ng ating kapwa. Pwede kayong lumapit sa kapwa ninyo, Katoliko, para pagningasin muli ang inyong pagmamahal sa Diyos. Pero una at higit sa lahat, ang pinagmumulan nito ay si Jesus mismo, ang Diyos mismo. Yung mga puso sa basket, hindi po yan mga kaluluwa ng mga patay. Masasabi natin, ito'y mga puso ng mga nabubuhay pa sa lupa. Kaya nga ibinabalik ng ninyo Jesus sa basket para isugo muli sa misyon, ipagpatuloy ang misyon bilang Kristiyano. Tamang-tama din po, no? Kahapon, pinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng mahal na puso ni Jesus at ngayon naman ay ipinagdiriwang natin ang kalinis-lisang puso ni Maria. Yung pinapaalala din sa atin ng ginagawa ng ninyo Jesus ay alingaw-ngaw. It's an echo of our prayer to the Sacred Heart of Jesus. Mahal na puso ni Jesus, gawin mo ngang aking puso ay matulad sa puso mo. Yun yung ating panalangin kapag nagde-devotion tayo sa mahal na puso ni Jesus. May our hearts be like the heart of Jesus. Next slide. Ang tunay na pamimintuho sa ina ng kaliwanagan at salvasyon ay naghahatid sa atin kay Jesus ang liwanag at kaligtasan ng sanlibutan. Next slide. Saan nyo, no? Ito po yung oldest form ng devotion sa Madre Santisima de Lume. Ito po ay Italian na isinalin sa Spanish at naging batayan din nung ginagamit namin sa kainta na isinulat noong 1884. Next slide po. At ito din yung isa sa mga matanda ng anyo ng pamimintuho, ang Siete Sabados, na ngayon ay ginagawa nyo na rin dito sa Horoan. Ano? Alam nyo po, yung number 7 ay matalik na kaugnay ng pamimintuho sa Madre Santisima de Lume at ngayon ay sa Nuestra Señora de Salvacion. Dahil ang unang-unang binibigyan ng diin dito ay ang pitong kaloob ng Espiritu Santo. Ipinapakita sa devotion ng Siete Sabados kung papanong ang bawat kaloob ng Espiritu Santo ay nagkaroon ng kaganapan sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Next slide. So ito naman po yung updated version na naglalaman sa iba't ibang pamimintuho sa Madre Santisima de la Lumen. Next slide. Ngayon, nabanggit kanina ni Father Lloyd, no, yung ang mahal na birhen ng salvasyon ay koronada. No? Ito ay pagkilala at ito'y ginawa ni Cardinal Sin sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa noon. No? Ito'y pagkilala sa malaganap na debosyon sa mahal na birhen ng salvasyon. At pagkatapos ng taong ito ay dineclare din siya na patroness ng Diocese of Legazpi. So yun po yung pinaghahandaan ninyo ngayon sa para sa 2026. Next slide. Ang amin naman pong patrona sa kainta ay ginawaran din ng coronation noong 2018 sa ngalan at kapangyarihan ni Pope Francis, no? And then next slide. Ang aming simbahan ay dineclare din na diocesan shrine noong 2018. Next slide. Last year, napagkalooban po kami nung tinatawag na spiritual bond of affinity. Ito ay yung ugnayan ng simbahan ng kainta sa Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma na kung saan, dahil sa ugnayang iyon, next slide, ang indulhensya na pwede mong makuha lamang sa Basilica ng Santa Maria Maggiore ay pwede mo na ring makuha doon sa simbahan ng kainta.
Depende dun sa mga nakatakdang araw. By happy coincidence, ang imahe na yun, no? Dahil ito din ay nagligtas sa mga Romano doon sa isang bahagi ng kanilang kasaysayan nang sila'y tinulungan ng mahal na birhen. Next slide. Ang birhen sa kasilak sa Bohol ay mayroon din pong spiritual bond of affinity. Next slide. Nung nagkita kami ni Father Joseph at lalo na nung dumalaw ang original na imahe ng mahal na birhen ng Salvacion sa Kainta, nasabi nga niya, no, yung maganda sana magkaroon ng synodality of Marian shrines, no, pag-uugnay nung mga dambana ng mahal na birhen na ang pamagat ay Salvacion at Madre de la Lume, no, ina ng kaliwanagan. Next slide. At ito po yung so far apat na simbahan kung saan patrona ang Nuestra Señora de la Lumen o Nuestra Señora de Salvacion at or secondary patroness, no, dun sa Binyan, Laguna. Kasi ito yung talagang may official title ang Salvacion o yung Madre de la Luz o de la Lumen. Next slide. Ano ang mensahe sa atin? Ano ang kahalagahan para sa atin ng pamimintuho sa Mahal na Birhen? Noong 1997, ang ating mga obispo ay may pastoral letter na isinulat nila sa wikang Tagalog. Ito ay pastoral letter on Filipino spirituality. At siguro ilang beses nyo na lang narinig na tayo tinatawag na Pueblo Amante de Maria, no? At ang mga Bicolano ay kilalang kilala sa kanilang Marian devotion. So ang pagninilayan natin ngayon ay sinabi ng ating mga obispo. Sabi nila doon sa kanilang sulat, kung may isang bagay na namumukod-tangi sa landas ng pagpapakabanal ng Katolikong Pilipino, ito marahil ay walang iba kundi ang paglapit natin kay Kristo sa pamamagitan ni Maria, ad Jesum per Mariam. At dahil tanggap na natin ito, hindi na natin ikinababahala. Sa katunayan, sa maraming sulok ng bansa, naging isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng paghubog at pagpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ang debosyon sa Mahal na Birhen. Ang malalim na debosyon sa Mahal na Ina ay nananatiling isa sa mga pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Malaki po ang role ng ating Marian devotion sa ating pananampalataya. Pero may paalala din sa atin ng ating mga obispo. Next slide. At napakaganda ng sinabi nila dito. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihahandang matamna ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Madalas, tayo na rin ang nagkukulang sa pagbibigay panahon upang mahasikan ng binhi ang matabang lupa na matagal nang inihanda ng mahal na birhen. Pataba sa lupa. Ang pataba sa lupa para maging epektibo, inaabsorb ng lupa. At siguro kayo, dahil kayo familiar sa pagsasaka, no? Katulad ngayon, napapaligiran tayo ng bukirin, alam nyo ang kahalagahan ng pataba sa isang para maging mabunga ang isang pananim. Yun ang major contribution at major importance ng Marian devotion. Hindi nagtatapos kay Maria ang ating devotion. Ito dapat ay maghatid sa atin kay Jesus. Ito dapat ay magbigay sa atin ng daan para tanggapin ang salita ng Diyos. Ito'y tumubo sa ating buhay at magbunga, siksik, liglig at umaapaw. Next slide. Kaya nga napakaganda nung pinaalala ni
St. Paul VI sa kanyang sulat na Marialis Cultus. Ang iniuukol sa lingkod na si Maria ay patungkol sa Panginoon. Kaya't ang ipinagkakaloob sa ina ay humahantong sa anak. Sa gayon, ang ibinibigay bilang isang abang pagpupugay sa reyna ay nagiging parangal para sa hari. Hindi kinikimkim ng mahal na birhen ang lahat ng parangal at pagdedebosyon natin sa kanya. Ito ay iniahatid niya kay Jesus. Kasi kung hindi po ito hahantong kay Jesus, ang tawag sa ating Marian devotion, at siguro narinig niyo na rin ito, ay Mariolatry. Parang idolatry, no? Ibig sabihin, dinodiyos mo na si Maria. Sa kanya ka na nagtatapos. Pero ayaw ng mahal na birhen na magtapos tayo sa kanya. Kanina binanggit ni Father Lloyd no, na minsan yung iba, hanggang ngayon meron pa rin, ano? Habang nagsisimba, ano ginagawa? Nagro-rosaryo. Pero alam niyo ba kung saan nagmula iyon? Nung ang misa ay Latin at hindi naintindihan ng mga tao, gumagawa sila ng bagay na naintindihan nila, kaya nagro-rosaryo. Pero ngayon na naintindihan na ang misa, hindi ka dapat mag-rosaryo habang nagmimisa. At pwede ko pang sabihin, maging ang mahal na birhen, pag nakita kayo nagro-rosaryo, e batukan kayo. At sabihin, ituon mo ang pansin mo sa aking anak. Na ngayon ay makikita mo, tatanggapin mo sa anyong tinapay at alak. So, ad Jesum per Mariam. Next slide. Kaya, tinuturo din sa ating katesismo ng Iglesia Katolika, yung intrinsic relationship between Jesus and Mary. No? Ang sinasampalatayanan ng pananampalatayang Katoliko tungkol kay Maria ay nakabatay sa sinasampalatayanan tungkol kay Kristo. Kahit yung apat na Marian dogmas po, kaya may apat na Marian dogma dahil yan ay konektado sa relasyon ni Maria kay Kristo. At ang itinuturo nito hinggil kay Maria ay paliwanag din tungkol sa pananampalataya kay Kristo. So hindi natin pwedeng paghiwalayin ng ama, ang anak at ang ina. No? Sila ay intrinsically connected. Kaya yung Marian devotion natin should always lead us to Jesus. Next slide. Kanina, ginawa ang aurora. Sa sandaling inilagi ko dito, no, na nalaman ko na ang aurora na prosesyon sa madaling araw ay matalik na kaugnay sa pamimintuho sa Nuestra Señora de Salvacion. Saan ba galing yung salitang aurora? Ito'y salitang Latin, ang ibig sabihin ay bukang liwayway. At ang una nating maalala dito, no, yung mula sa awit ng mga awit, no, pasensya na po sa typo, no, Sicut Aurora Consurgens. Kanina narinig ko may mga Legion of Mary dito. Taas ang kamay ng Legion of Mary? Sa Catena Legionis. Anong sabi natin? Sino siyang dumarating na marilag na tulad sa bukang liwayway? Sino siyang dumadating na tulad ng isang bukang liwayway? Si Maria. Si Maria ang tinutukoy na bukang liwayway dahil si Kristo ang araw. Kapag nakita nating nagbubukang liwayway na, alam nating lalabas na ang araw. Nung nakita natin ang mahal na birhen, alam nating idudulot niya sa atin ay si Kristo, ang liwanag ng sanlibutan. Kaya napakaganda po nung tradisyon ng aurora, no, na kung pagninilayan natin, ito'y nagpapaalala sa atin na ang mahal na birhen ng bukang liwayway
Pero ipinagtatagubilin din sa atin na ang pinagmumula ng kanyang sinag ay ang kanyang anak, si Kristo, ang araw, ang liwanag ng sanlibutan. Next slide. Natutuwa po ako na ngayon meron na ring na-publish na libro tungkol sa Nuestra Señora de Salvacion. At dito ko nakilala si Father Edgardo Alauri na alam ko ay isa ring taga-Albay, no? Na isang Dominico from UST. Kaya kami nagkakilala dahil gusto niyang magtanong sa akin tungkol sa debosyon ng Madre Santisima de la Lume sa Kainta, no? At nabuo niya yung una, ito'y isang doctoral dissertation at naging aklat. Kanina po, binanggit ni Father Lloyd yung koronada. So dahil nakoronahan ang inyong mahal na patrona, doon po sa aklat kong isinulat na koronadas, no, ay nandun po siya. Next slide po. So kasama po siya doon dahil siya ay nakahanay sa mga koronada. So far siya pa lang po ang koronada sa diocese ng Legazpi. No? May dala po akong ilang kopya nung aklat, kung nais ninyong bumili, nandun yata sa secretariat. Next slide po. Meron din po akong dalang ilang kopya nitong Place Me With Your Son, kung saan tinalakay ko naman ang debosyon sa Nuestra Señora de la Lumen sa Kainta at Birhen sa Kasilak sa Bohol. Kasi yung pong dalawang simbahang iyon ay itinatag ng mga Hesuita. So ito pong aklat kong ito na isinulat ko noong 2021 ay tungkol sa mga Marian devotions na galing sa mga Jesuits. No? Dito po sa inyo, ang mga misyonero noon ay mga Franciscans. No? Kaya iba din yung kanilang mga Marian devotions na ipinakilala. At ito po yung aklat ko naman ng prosesyon, paghahanda at pagdiriwang. Actually, ito po yung una kong aklat. Kaya ako isinulat yung aklat kasi ang prosesyon ng mahal na araw, yun po yung tinatalakay ng aklat, ay isang buhay na tradisyon sa ating bansa. Buhay na ito'y patuloy na lumalago, pero ito din ang malungkot. Buhay, kadalasan pinagmumula ng away ng kura paroko at ng mga may-ari ng santo o imahen. Tama po ba? Kaya ako sinulat yung aklat para matulungan ang mga parokya, ang mga pari, at yung mga nag-aayos ng prosesyon ng mahal na araw, malaman ano ba yung mahalaga. Kasi minsan ang pinag-aawayan, yung hindi mahalaga. Ibahin mo lang yung ruta ng prosesyon, magagalit na yung may-ari ng antigong santo. Sasabihin, binabago ang tradisyon, hindi iyan ang ruta ng araw. Hindi yan ang ruta na nakagis na namin. O kaya babaguhin ang oras. Pero ang tanong, yun ba yung puso ng tradisyon, yung ruta at yung oras? So dapat malaman natin, ano ba yung kahalagahan ng prosesyon? So may ilang kopya po niyan, kung gusto niyo mag-avail, nandun din po sa secretariat. Next slide. Sa pagtatapos, bukod dun sa binanggit na talata mula sa Salmo 27, yung theme na binigay, yung theme ng inyong Marian Congress, naalala ko yung kinakanta namin pag night prayer nung ako po ay nasa seminaryo. Ako po ay ex-seminaryan, no, for 7 years sa San Carlos Seminary. Sa Liturgy of the Hours, ito po yung dinadasal ng mga pari at mga religious, morning prayer, evening prayer, and then complin or night prayer. Meron pong tatlong canticle, yung awit. Pag morning prayer, ang awit po or canticle is yung canticle of Zechariah. Yung binigkas ni Zacharias matapos na isilang si San Juan at muli siyang makapagsalita. Yung canticle of Mary ang dinadasal sa gabi, sa evening prayer. Ito naman yung Magnificat, yung ang puso ko'y nagpupuri, na binigkas ni Maria nung dumalaw siya kay Elizabeth. At sa gabi, bago matulog, ang dinadasal na o inaawit na canticle ay yung canticle of Simeon na binigkas ni Simeon
nung kanyang makita at makalong ang sanggol ni Jesus nung dinala siya sa templo. Naalala ko pa noon, ano, yung aming kinakanta, no? Lord, now you may let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. My eyes have seen the salvation that you have prepared in the sight of every people. A light to reveal you to the nations and the glory of your people, Israel. Ano yung sinasabi ni Simeon? Pwede na po akong mamatay kasi iniintay niya ang pagliligtas ng Israel. At nung makita niya si Jesus, sabi niya, nakita ko na ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos, ang salus ng Diyos. At isa siyang liwanag, lux, na tatanglaw sa mga hentil. Sa ating pamimintuho kay Nuestra Señora de Salvacion, sana makita natin si Jesus bilang lux et salus. Liwanag at kaligtasan. Next slide. Ito ngayon ang hamon sa mga taga-Horoan at siguro sa buong diocese ng Legazpi. Ang simbahan, di ba, nasa taas, mataas na bahagi, no? Ang hamon sa inyo, Shine Salvation Shrine. Kayo ay ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nilang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Sabi nga kanina ni Father Lloyd, ang pinakamagandang form of devotion to the Blessed Virgin Mary is to imitate her virtues. Paano tayo gagawa ng mabubuting gawa? Tularan natin ang halimbawa ni Maria. Shine Salvation Shrine. Amen? Amen. Next slide. And by doing that, sana ma-realize natin at makilala natin ang Panginoon, ang aking ilaw at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Kung kinikilala na natin si Jesus bilang ilaw at kaligtasan, sino pa ba ang ating katatakutan? Next slide. Viva Nuestra Señora de Salvación! Viva! Viva Nuestra Madre Santisima de la Lumen! Viva! Magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, Sir Michael. So before the awarding of the certificate, we will proceed immediately to the open forum. Any question po, kung may mga tanong po kayo, you can raise to Sir Michael. Magandang araw po sa inyong lahat.
gusto ko lang po maitanong, matagal ko na po itong itatanong, bata pa ako. Sabi ko, kumatanda na ako, hindi ko palin alam. Sabi ko, I want to grow in faith. I'm representing the one MBG po sa San Fernando. Gusto ko lang po malaman kung bakit po ang daming pangalan ni Mama Mary. Yung po ang sabi ko, nung matatanda, tinatanong ko, hindi ako nasasagot. Sabi ko, naniniwala naman ako, siyempre, kasi si Lord yun yun. Yun lang po ang gusto kong malaman kung bakit ang daming pangalan ni Mama Mary. Sabi ko, nalilito ba? Siguro kung mga title, siguro ito yung mga accomplishment niya. Siguro, hindi ko po sure. Kaya ngayon, makukonfirm ko po sa inyo. Salamat po. Napakagandang tanong, no? Alam nyo, tinanong ko rin yan sa aking sarili dahil nga sa mga aklat na isinulat ko, no? Kung mapupuna po natin yung mga pamagat ng Mahal na Birhen, una, merong pamagat na kaugnay sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Aba, Nuestra Señora de la Anunciación, Nuestra Señora de la Visitación, no? Merong mga pamagat na batay naman sa kanyang pagpapakita na inaprubahan ng simbahan. Andiyan ang Medalya Milagrosa, Guadalupe, Birhen ng Fatima, Birhen ng Lourdes, etc. Pero marami sa mga pamagat ang batay sa karanasan ng mga namimintuho sa kanya. Isang halimbawa, ang Mahal na Birhen ng Antipolo. Alam niyo po ba, nung dinala yan ni Governor Juan Niño de Tabora, yan ay isang imahin lang ng Immaculada Concepcion. Pero bakit siya nagkaroon ng pamagat na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje? Matapos pong isakay siya sa galyon, yung pumupunta ng Acapulco at bumabalik ng Pilipinas, ginawa siyang patrona ng voyages, at lahat ng galyon na kanyang sinakyan ay nakakarating sa Acapulco ng safe at nakakabalik sa Pilipinas. Nung panahong yon, mahalaga ang kaligtasan ng galyon kasi daladala niyan yung ekonomiya ng bansa. Kaya, si isang governor general, so si, kung ako nakamali, si Governor Sebastian Hurtado de Corcuera ang nagbigay sa kanya ng pamagat na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ang Birhen ng Manawag sa Pangasinan, yan ay imahe ng Santo Rosario. Pero bakit manawag? Kasi ayon sa kasaysayan, nakita yung larawan ng Mahal na Birhen na sa isang puno, tinatawag yung isang magsasaka. At yung salitang manawag, ibig sabihin ay tumatawag. So ito po'y batay sa karanasan din ng mga mana ng palata. Kaya napakaraming kasaysayan. Yung kinuwento ko kanina, yung biglang awa sa Marinduque, no? Lahat ng hinihingi nila, ibinibigay kaagad. So kaya po napakadami. Hindi pa kasama dyan yung nasa litanya ng Mahal na Birhen. Hindi ho ba? Napakadami ding titles doon ng Mahal na Birhen. So ipinapakita nito sa atin yung sinabi natin kanina, si Maria ang matapat nating kaagapay sa ating paglalakbay sa ating buhay dito sa lupa. So yun po yung masasabi nating explanation bakit maraming Marian titles. No? Pero sana wag lang tayo basta mag-iimbento. No? Kailangan meron tayong guidance din ng simbahan. No? Hindi katulad yung nangyayari sa Santo Niño, di ba? Yung Santo Niño, napakadami ng subtitle ngayon. Ano? Na naglalarawan din naman na gusto nating maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay natin ang Santo Niño. May iba pa pong tanong? Siguro po we can have na lang po the number of Sir Michael because we are already... Nag-ano po tayo ng oras. So thank you so much, Sir.